Karamihan sa mga babae ay conscious sa kanilang buhok, kaya naman marami silang style na ginagawa sa kanilang buhok. Minsan, depende sa haba o kaya sa hair texture ang kanilang ginagawang style sa buhok nila. Marami rin minsan ang naiirita kapag buhaghag at hindi nasa ayos ang buhok nila. Ang buhaghag na buhok ang malimit na problema ng mga babae. Ang mga ginagawang style sa buhok kadalasan ay panandalian lamang ang epekto nito, pagkatapos ng mga ilang oras ay babalik din ito sa dati. Kaya naman maraming mga babae ang napapatingin at humahanga kapag nakikita nila ang mga kapwa babae na maganda, mahaba at bagsak ang buhok. Kaya dahil dito ay marami na ang nagpapagawa ng kanilang buhok, ang hair rebonding, at usong-uso na rin ito ngayon. Ano ang hair rebonding at ano ang gamot na pang-rebond ng buhok? Ang buhok ay maaaring gawing straight na paulit-ulit, ngunit ito ay temporary at madaling bumalik sa dati. Ang hair rebonding ay halos katulad lang naman ng hair straightening, ang pagkakaiba lamang ay ang ginagamit na gamot o chemicals. Ang buhok ay mayroong natural na band cells. Nasisira lamang ito dahil sa mga kemikal na ginagamit sa buhok. Ang relaxant o softener ay maaaring sumira ng band ng buhok, ngunit ang neutralizer naman ang aayos at magre-rebond nito. At kapag natapos na ang hair rebonding, magiging maganda na ang texture ng iyong buhok at tiyak na masisiyahan ka sa resulta nito. Narito ang mga hakbang o steps sa pag-rebond ng buhok. Hugasan ang buhok. Gumamit ng mild na shampoo at banlawan ng mabuti. Huwag gumamit ng conditioner sa pagkakataong ito. Patuyuin ang buhok. Maaaring gumamit ng fan o patuyuin lamang sa natural na paraan. Hindi ipinapayo na gumamit ng hair dryer, maliban na lamang kung nagmamadali, ngunit siguraduhin na nasa medium settings ito. Ang sobrang init ay maaaring makasira ng buhok. Hatiin ang buhok sa tamang section. Lagyan ng relaxant cream ang bawat section. Siguraduhin na nalalagyan ng cream ang lahat ng strands ng buhok at walang makakaligtaan. Pagkatapos na malagyan ng cream ang buhok, iwan ito ng mga 30 minutes o higit pa. Depende sa uri ng buhok, mayroong mga buhok na 30 minutes lamang ay straight na. Mayroon namang mga buhok na dry at sobrang buhaghag kaya natatagalan. Mag-ingat din na huwag matagalan ng sobra. Maaari din itong makasira ng buhok. Kapag natapos na ang tamang oras, kailangan na i-steam ang buhok ng mga 40 minutes depende sa texture ng buhok. Gawin ito ng may pag-iingat. Pagkatapos ng steaming session, banlawan ng mabuti ang buhok hanggang sa maubos o mawala lahat ng gamot na pang-rebond ng buhok o straightening cream. Pagkatapos ay banlawan at patuyuin mabuti ang buhok. Kapag tuyo na ang buhok, lagyan ng keratin lotion at gumamit ng plancha sa buhok o flat iron. Ang plancha o flat iron ang tutulong para ma-straight lahat ang buhok. Kahit nakulot ay magiging straight dahil sa plancha. Pagkatapos planchahin ang buhok, hatiin ulit sa tamang section ang buhok at pagkatapos ay ilagay na ang neutralizer sa buhok. Ang neutralizer ang nag-aayos ng band at ng structure ng buhok. Hayaan ang neutralizer ng mga kalahating oras o 30 minutes. Pagkatapos ay banlawang mabuti. Pagkatapos na mabanlawan ay patuyuin at i-blow dry. Pagkatapos na matuyo ang buhok ay lagyan ng hair serum. Ang hair serum ay tutulong para ma-nourish ang buhok. Pagkatapos na malagyan ng hair serum ay plansyahin muli para sa pinakamagandang resulta. Ang hair rebonding ay napatunayan na maganda ang resulta, kaya naman marami na ang gumagawa nito. Ang pagpili ng tamang gamot pang rebond ng buhok ay makakabuti dahil nakasalalay dito ang magandang resulta ng hair rebonding. Ang tamang pangangalaga ng buhok pagkatapos ng rebonding ay makakatulong para sa malusog, maganda at shiny na buhok. At higit sa lahat ay kumain ng masustansya at balanseng pagkain para maging malusog, hindi lamang ang buhok, kung hindi pati na rin ang buong katawan.